Sino nga ba ang hindi pa nakakaalam ng Cagbalete Island ng Mauban, Quezon, na isa sa mga beach destinations na dinadagsaan ng mga turista na malapit lang sa Metro Manila at mga Karatig probinsya? Pero bukod dito, marami pa mga hindi napupuntahan at dapat malaman ang mga dayo sa lugar, tulad na lamang ng kanilang makulay na festival. Hi sir! Hi po! Thank you. So lang ba no, guava flavor? Tapang umaga-umaga, shot agad. Woo! Dinaluhan ko ang kanilang almusalang bayan sa nakaraang pagdiriwang na kung saan imbitadong makisalo ang mga lokal ng Mauban at mga bisita sa pagdiriwang ng Maubanog Festival. Maaga pa lang ay nakahanda na ang mga pagkain mula sa Pulong Rotonda hanggang sa bagong bayan ng Quezon Street. Aabot sa higit kumulang 1 kilometro ang haba ng mga nakahaing pagkain. Pagpatak ng 6:00, simula na ang almusalang bayan. Good morning guys! At andito na kami ngayon sa Mauban, Quezon at kakarating na namin sugod agad dito sa pagkain sa kanilang almusalang bayan. Perfect! Ang Mauban ay kilala bilang bayan ng makasaysayan, makasining at makakalikasan. Sa bayan ng Mauban, maraming lugar na makasaysayang mapupuntahan. Tulad na lamang ng monumento ni Jose Rizal na sinasabing may pinakamataas na elevation sa buong bansa. Alright, so akitin natin ngayon ang pinakamataas na Rizal Monument sa buong Philippines na may taas daw na 27 meters above sea level. So dito merong 50-step akyat doon sa monument ni Rizal. Dito makikita mo raw yung view ng Mauban. Wow! Mapupuntahan din dito ang St. Bonaventura Parish Church na unang itinayo noong 1647. Ang simbahang ito, marami ng kalamidad na pinagdaanan, nasira at muling itinayo hanggang sa idineklarang National Historical Landmark noong 1939. Isa sa mga pinapaniwalaang pinagkunan ng pangalan ng bayan ay ang bayani na si Gatuban. Si Gatuban, o kilala rin sa tawag na Gatpangil Jr., ay isang dumagat. Bayaning kilala na lumaban sa mga Moro at pinalaya ang kanilang baryo, may 400 taon na ang nakalilipas. Ang Uban ay ang namumuting buhok niya. Nagsimula ito sa pabirong palayaw niya dahil sa kanyang edad na 20, siya ay may mga puting buhok na. Ang aming bayan ng Mauban ay pinaniniwala ang nagmula sa 2 pinanggalingang pangalan. Una ay kay Gatuban na aming bayani. Pangalawa ay sa Malauban o isang puno na nagmamalauban ang kanyang bulaklak. Dito ay pinaniniwala ang nakikita ang imahen ng patron na si San Buenaventura. Isa rin sa makasaysayang lugar dito ay ang Paligoang Bayan o Public Bath. Noong unang panahon, libre lamang ang paggamit ng tubig dito para sa mga taga-Mauban. Kalaunan, dineklara itong important cultural property ng National Museum of the Philippines. Kakatapos lang natin mag-heritage tour dito sa Mauban at ngayon kakain tayo dito sa Balay Pilaway, dito sa Barangay Pulo, Pilaway. So yun, it's like a hidden spot. And pagdating namin dito, well, tanghali tapat, medyo mainit. But since ang daming mga halaman dito, parang nga siyang like a nursery ng mga halaman kasi sobrang dami talaga. So hindi mo masyadong mag-feel yung init ng panahon kasi nakaka-relax and nakaka-refresh kapag nakita ka ng mga green. And dito may katabing ilog and puro mangrove siya. Kaya sobrang relaxing. And hindi ako masyadong nagre-rest kasi meron naman tayong pansit dito. And syempre, mag-beach time mamaya. Kaya dapat maganda yung katawan natin. Cheers! So yan, simple lang yung lugar nila. And yung mga food, special, Filipino food, and simple. Ang sarap ah. Ang sarap ng torta. Sometimes, kapag nasimple ng lugar ka, hindi mo lang kailangan ng bonggang pagkain. Minsan, kung ano pa yung simple, yun yung mas masarap. Tulad nito. Para lang tayo nasa farm. Yung yelo niya, oh, parang ito yung pinatigas na gatas.
Perfect. Ang pagdiriwang ng Maubanog Festival ay pagpapakita ng mayamang kultura at makasaysayang tradisyon ng mga Maubanons. Pagkakataon din ito upang maipakilala at maibahagi sa makabagong henerasyon. Ang Maubanog Festival ay taon-taon naming pinagdiriwang upang bigyang parangal ang aming poong may kapal na nagbibigay sa amin ng biyaya sa aming mga masasaganang ani, ng mga magsasaka, at sa lahat ng mga biyaya ibinibigay sa aming mga mangingisda. Higit sa lahat, tinatanghal namin ang kahusayan at kagalingan ng aming mga kababayan sa iba't ibang kanilang mga talento ang ipinakikita, gayon din sa kultura at sining na aming ipinagyayaman pa. Ang salitang Maubanog ay hango sa pangalan ng bayan, ang Mauban. At bangog na ang ibig sabihin naman ay high spirit. During Maubanog Festival, we celebrate a lot of different activities. Una na syempre, nandiyan na ang street dancing o festival dance competition na nagtatanghal ng likhang sayaw ng Maubanin na nilala. Ito ay nilalahukan ng mga mag-aaral sa iba't ibang mga paaralan. Isa pa dito, of course, ang almusalang bayan na isa sa pinakamahabang almusalan na sinasagawa dito sa aming bayan. Nakikita natin, no, na sama-sama ang iba't ibang sektor ng lipunan ng bayan ng Mauban na nagsasama-sama upang lalo nating i-celebrate ang Maubanog Festival. Sa taunang selebrasyon ng Maubanog Festival, hindi mawawala ang paligsahan ng sayaw. Inaabangan ang street dancing mula sa iba't ibang paaralan ng Mauban. Siyempre, kanya-kanyang pasikatan at pagandahan ng mga costumes. Inspired ang mga kasuotan sa makulay na sining, mayamang kultura at mayabong na pagsasaka sa kanilang bayan. Ang saya makilahok sa kanilang Maubanog Festival. Minsan, kailangan nating imulat ang ating mga mata upang makita natin ang mga lugar na nagkukubli lamang sa isang tabi. Tulad ng Mauban, hindi kalayuan at madali lamang puntahan. Ang lugar na kung saan pinapahalagahan ang kahit sino, kahit pa hindi ka taga dito. Tulad ng almusalang bayan na lahat ay kasalo, kapamilya ang turing nila sa'yo. Kaya naman sa susunod na taon, planuhin mo na ang iyong pagbisita. This is Juan, and that's the story. Ito talaga hinihintay ka eh. Perfect. Let's go! Yung biyahe natin naabuti ng 45 minutes going to the island. Since medyo wala kaming tulog, bawi natin sa pangkaraan.